vial dun sa Venom na tinurok mo kay Rosel? Eh, akala ko ba tinusok mo na yung lahat sa kanya? Eh, sumobre. Kaya tinago ko na. Pero alam mo, in fairness ha, ang effective niyan, isang turok lang, stop agad ang heartbeat. Pero dapat talaga, tinuluyan mo na yung Rosel na yun. Eh kung alam ko lang, di ba? But don't worry, dahil meron pa naman ako natitira dito. Pwede ko sa kanyang iturok to. And this time, I'll make sure na hindi na siya mabubuhay pa para tigil-tigilan niya na ako. Di ba? Murderer yarn! Umalis. May meeting tayo dun sa attorney mo. Matraffic pa naman. Halika na! Halika na, sabi! Lola, nasa kwarto ako ni Gwen. May nalaman ako. Bilisan mo na! Nagmamadali na si attorney! Oh, bakit? Gwen! Ito? Ito ginagawa. Hindi pa tayo okay, Jonah. Pero tutulungan kita kasi ramdam ko na nagsisisi ka at ramdam ko na gusto mong bumawi kay Mama. Pero kung gusto mo talagang bumawi sa kanya, kailangan mo magsalita laban kay Gwen. Willing akong gawin yan. Pero naisip ko na mas matibay yung pagsasalita ko kung may hawak kong ebidensya. Pero wala kang ebidensya. Babalik ako kay Gwen. Magpapanggap ako na pinalayas ako ni Mama. Para kapag nakapasok ako doon, makakakuha ako ng ebidensya na makakapagturo sa mga nagawa niya. Apo, alam mong hindi ako makakapahig dyan sa gusto mong mangyari. Yun lang po yung paraan na naisip ko para makabawi kay Mama. Apo, napakadelikado bumalik kay Gwen. At paano ka makasisiguro na tatanggapin niya tayo ulit? Gagawin ko po ang lahat para makumbinsi ko si Gwen na kukupin niya ulit tayo. Pero ako. No. Buong buhay natin, nasanay tayo manloko. Nabuhay tayo sa pagkakamali. Kahit ngayon lang po, gumawa tayo ng tama. Hindi ako umaasan mapapatawad ako ni Mama. Pero at least, maitama ko yung pagkakamaling nagawa ko sa kanya.